Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Buong maghapon na bad trip si Luis. Bank manager ang trabaho niya. At pansin ng buong kasama niya ang pagiging busangot na mukha niya maghapon. He go to work every 8 in the morning until 6 ng gabi. Malapit nang matapos ang work hours when he received a message. James ang pangalan na nakasave sa contact niya. Nang mabasa niya ito ay napangiti siya. Meet up tonight. Although phone is not allowed during work hours, mabilis pa rin na nag-reply si Luis. Yes, please. Saan tayo magkikita? Mabilis naman na nag-reply ang kausap. In my condo unit. Maghahanda ako ng drinks natin. Napangiti naman si Luis. Hindi na siya makapaghintay na matapos ang trabaho at makapunta sa napag-usapang lugar. Ilang minuto pa ang lumipas. Muling nag-vibrate ang cellphone niya. I miss you, babe. Mabilis naman na tinipa ni Luis ang keyboard. Saka siya nag-reply sa kausap. I miss you too. Hintayin mo ako. I'll be there soon. Pagkatapos niyang ipadala ang messages niya, ay mabilis niyang dinelete ang whole conversation niya. Ginampanan niya ang trabaho in good hanggang sa sumapit ang eksaktong alas 6. Mga computer, ilaw at aircon, lahat ng dekuryente sinira niya at mabilis na siyang lumabas para pumunta naman sa kondominium kung saan sila magkikita. Nang maipark naman niya ito sa underground parking space, nagpabango muna siya bago lumabas ng sasakyan at inayos ang kanyang suot. Malalaki ang hakbang niya papunta sa unit na sadya niya. Habang nakatayo siya sa tapat ng unit, ay pinindot niya ang doorbell. Sino yan? Wika naman ng babae sa loob. It's me. Yun lang ang sinabi ni Luis at nagbukas na ang pintuan. Mabilis naman siyang pumasok sa loob ng unit. Yumakap sa kanya ang isang babae at mabilis niyang hinalikan ito sa mga labi. I miss you so much. Wika ng babae sa kanya habang hinahalikan niya ito. Kailin, magkasama naman tayo last Friday ah. Natatawang wika naman ni Luis. That's been 2 nights and 3 days ago. Wika naman ni Kailin habang hinihila nito si Luis upang palalimin lalo ang halik. She is Kailin Alcantara Choi, 25 years old, woman who is half Filipina and half Chinese. Maganda ang pagkakamix niya. Nakuha niya ang balat ng mga Chinese. Maganda ang katawan. Halos kataas ni Maxine. Mula sa side naman ng kanyang ina, nakuha niya ang korte ng boobs nito. Her nose is small but pointed. Maganda siya. Mayaman din. Dahil may business ang ama niyang Chinese dito sa Pinas at sa China. She and Luis has been seeing each other for 3 months already. And Kailin is aware that the man she's seeing is already married and a father. Pero wala siyang pakialam. She started loving him more than herself. Meanwhile, habang nagpapakasaya naman si Luis sa piling ni Kailin, Maxine is cooking dinner. Mga paborito ng asawa ang niluluto niya as her apology about their fights. Habang nagluluto siya, nasa crib lang naman si Laura at naglalaro ito. Nakatulog na si Maxine sa paghihintay sa asawa. Lumalamig na rin ang lahat ng pagkain na niluto niya. Nakatulog na rin si Laura. By 1:34 AM, naalimpungata naman si Maxine. Tiningnan niya ang nakahain. Hindi malang nagalaw ang mga ito. Tumayo si Maxine at nag-umpisa na siyang magligpit na lang.
isa-isa niyang nilagay ang mga pagkain sa ref na magbukas naman ang apartment nila. Sumuray-suray na pumasok naman si Luis. Langong-lango siya sa alak. Iniwan ni Maxine ang ginagawa at sinalubong ang lasing na asawa. Inalalayan niya si Luis papunta sa kwarto nila. She tried to lay him gently on the bed, pero mabigat ang katawan niya, kaya natumba at napadapa na siya sa kama. Napaungol naman si Luis habang nakadapa ito. Umakyat sa kama naman si Maxine at inumpinsahang tanggalin ang suot ni Luis. Hinubad ni Maxine ang suot ng asawa. She left the boxers on. Hinayaan niyang hubad ang asawa para presko ang pakiramdam nito. Bago isilid sa basket ng mga labahin ang suot nito, kinapa muna ni Maxine ang mga bulsa. Nakasanayan na niya iyon dahil baka may mahalagang bagay na naiwan ang asawa niya. Sa kaliwang bahagi naman ng bulsa ng pantalo nito, pinasok niya ang kamay sa bulsang iyon at may nahawakan siyang pabilog na bagay. Kinuha niya ito mula sa loob para makita lamang na ang wedding ring iyon ni Luis. Kunot noong tinanong naman ni Maxine ang sarili kung bakit naroroon ang wedding ring nila at bakit hindi ito suot ni Luis at bakit tinanggal nito ito sa daliri nito. Saan ka galing kagabi, Daddy? Halos alas dos ka nang nakauwi ah. Pag-uusisa naman ni Maxine sa asawa habang nagbibihis ito. Pagising ni Luis ay naalis naman agad ang hangover niya. He wasn't aware na pinainom siya kagabi ng asawa ng aspirin at pinunasan din siya ng buong katawan para gumaan ang pakiramdam niya. Ah, wala. Nagkatuwaan lang sa opisina nag-inuman. As a manager, of course, I can say no. Pagsisinungaling naman ni Luis. Nag-uumpisa na siya sa pagtatali ng necktie. When Maxine approached him, si Maxine na ang gumawa ng pagkakatali ng tie ni Luis. Sorry, huwi ka naman ni Maxine. Kunot noong tinanong naman ni Luis kung para saan ang paghingi ng paumanhin ni Maxine. Kahapon, sorry kung inaway kita. Nawala lang ako sa sarili ko. Huwi ka naman ni Maxine pagkatapos niyang ayusin ang necktie nito. You shouldn't feel sorry. Ako dapat ang humingi ng sorry because I've doubting you about the money. Niyakap ni Luis ang asawa. His simple gesture made Maxine smile. He made her happy dahil sa yakap na iyon. It gave her assurance na okay silang mag-asawa when in fact, their marriage is slowly tearing apart. Kailangan ko nang umalis, Mami. Anong oras na ba? Tanong naman ni Luis at niyakap siya nito. Hindi ka ba kakain? Sa office na. Malilate na talaga ako. Mabilis naman na dinampot nito ang attache case nito. Wait, ipaghahanda kita ng mababaon mo. Mabilis lang to. Tumakbo papalabas naman ng kwarto si Maxine. Mabilis siyang tumungo sa kusina nila. Kumuha siya ng isang baunan at pinuno iyon ng pagkain. Yung kakainin dapat ng asawa para sa agahan. Pagkalabas naman ni Luis ng kwarto, sinalubong siya ni Maxine. Binigay niya ang baunan sa asawa at nagpasalamat naman si Luis. I love you, Mommy. Hinalikan niya ito bago umalis ng bahay. Totoo namang mahal ni Luis si Maxine. She is the best woman in the world. She makes the best food. She take good care of him. She organizes everything for him. Lahat-lahat ng ginagawa ni Maxine for the welfare of her husband and child. Pero parang may kulang. Parang nagkakaroon bigla ng kulang sa pagsasama nila. Kung kailan naman sila nagkaanak na. Before, nakakapag-date pa sila. Kahit pa busy sila sa kani-kanilang mga trabaho. Nakakagala sila, umaatid ng mga parties. They have the best time until Lawrence came. Nahati ang oras ni Maxine. No, hindi nahati dahil when somebody say, nahati usually
on half agad na naiisip at no. Halos 3/4 ng oras ni Maxine ay napunta na kay Laura. At tungkol naman sa intimate nila tuwing gabi. Dahil gabi-gabing umiiyak si Laura. Kung hindi umiiyak, gising naman ito. Until 3 months ago, nakilala niya si Kaylin. She fulfilled his needs na hindi na maibigay ni Maxine. Hindi naman sa hindi maibigay, as in completely. The right term is, hindi na naa-appreciate iyon ni Luis. Kaylin provide a special time for Luis. They go on dates, on movies, yung mga hinahanap niyang atensyon na nararamdaman niya kay Kaylin. Kaya yung isang araw, isang linggo, isang buwan nilang affair, tumagal pa ng 3 buwan. Luis don't feel any guilt at all. Pero minsan naiisip din niyang he is being unfair to his wife. Pero hindi naman niya kayang hiwalayan si Kaylin. Hinihintay na lang ni Luis na si Kaylin mismo ang kumalas para maging smooth ang closure nila. If that time arrived, when Kaylin asked to stop their affair, Luis wouldn't refuse to say no. He will let go of her and continue his life with Maxine and Laura. Dadalhin niya sa hukay ang ginawang pangangaliwa niya. Pagkatapos niyang umalis sa bahay nila, kinalkula ulit ni Maxine kung magkano ang babayaran niya sa kuryente, tubig at mga kakailanganin nila sa bahay. Kulang-kulang na talaga ang 5,000 na ibinigay ni Luis. Kuryente pa lang kasi ay 1,000 na dahil 24/7 ang kanilang ref. Nag-aircon pa sila, may TV, may wifi, washing machine at microwave. Tapos ang tubig, 500 plus. Mamimili pa siya ng gamit, pang CR at kusina. Ganun na rin ang pagkain para kay Laura at sa kanilang dalawa. Namumroblema si Maxine kung paano pagkakasyahin ang lahat ng yon. Nang maalala niya ang emergency credit card nilang mag-asawa. Nasa 50,000 din ang laman nun na ipinundar nilang dalawa para sa anak nilang si Laura. Ang totoo para dapat sa panganganak ni Maxine iyon. Inipon nilang dalawa sa katas ng kanilang pinagtatrabahuan. Pero sinagot naman ni Marachel ang hospital bills, kaya nanatili itong hindi bawas. Binuksan ni Maxine ang nakakandadong drawer at kinuha ang card. Sinilid niya ito sa kanyang sling bag. Saka na siya nagprepare na lumabas. Naghahanda na siya nang may nagdoorbell sa bahay nila. As expected, si Giselle ang dumating. Pinakiusapan kasi niya. Nabantayan muna nito si Laura dahil libre naman pala siya. Nang maibili niya kay Giselle ang lahat, umalis na siya ng bahay. Pumunta muna siya sa opisina sa Meralco para magbayad ng electric bill. Sunod niyang pinuntahan ang Maynilad. Saka na siya nag-umpisa na mamili sa Pure Gold. Puno ang pushcart niya nang pumila siya sa counter. Nang siya na ang sunod sa pila, matapos mabilang ang lahat ng pinamili niya na nagkakahalaga ng 6,000 pesos, iniabot na niya ang card sa cashier. The woman on the counter swiped the card. Ha? Huh? Nalilitong inulit naman ng cashier ang pag-swipe. May problema ba? Kinakabahang tanong naman ni Maxine. Eh ma'am, wala na pong laman itong card nyo. Nanlalaki naman ang mga mata ni Maxine. Nang marinig niyang walang laman ang emergency card nilang mag-asawa. Pwede mo bang pakiulit? Baka hindi lang mabasa ng machine. Wika niya rito. Inulit ng cashier na ipasada ang card. Pero ganoon pa rin. Ma'am, wala po talagang laman. Wala po ba kayong cash? Umalis si Maxine ng Pure Gold na walang dala kahit na ano. Iniwan niya ang lahat ng mga pinagdadampot niya sa isang gilid. Kahanay ng mga pushcart na puno ng products na hindi din nabili, kagaya ng sa kanya. Pumunta siya sa bangko kung saan nila ini-open ang card na yon. Chinek niya iyon sa labas at zero balance nga talaga ang card. Hindi maintindihan ni Maxine. Bakit naman naubos ang laman nun? Niminsan hindi niya yun ginamit. Silang dalawa lang ni Luis ang may access sa card na yun. Kung si Luis ang umubos noon,
Saan naman niya yun ginamit? Pumasok si Maxine sa bangko. She was accommodated right away ng isang employee. Pinakita niya iyon at pinacheck niya ang transaction. Miss, pwede po bang maubos ang inipon sa bangko kapag 1.5 years na hindi nagagalaw? Tanong naman ni Maxine sa staff ng bangko. No ma'am, the amount remains the same kahit anong mangyari. Unless otherwise, ginastos na po siya. Doon lang talaga nawawala ang pera na ipinasok niyo sa bangko. Kapag nag-withdraw or direct na ginastos iyon, pwede po bang mag-request ng receipt? Yung kung saan ginastos yung pera? Of course ma'am, wait a second ma'am. Ipagpiprint ko po kayo ng snapshot na naging transaction ng card nyo. May I borrow the card please? Ibinigay naman ni Maxine sa babae ang kailangan nito. Tumayo ang babae at pumasok sa loob ng isang opisina na hindi naman alam ni Maxine kung ano at para saan. Makalipas ang 10 minuto, lumabas ang babae na may dalang papel nakalagay sa isang folder. Here's your card ma'am and the history of the transaction of your card. Nakangiting wika nito sa kanya. Thank you so much. Kinuha naman ni Maxine ang card niya at ang papel na iniabot nito. Pumasok si Maxine sa loob ng sasakyan niya. Kinakabahan siya sa bubuklatin ang papel. Hindi niya maintindihan kung bakit. Napabuntong hininga siya habang binubuklat niya ang folder. And the transaction started 3 months ago. The list goes as Princeton Hotel check-in, 5,000 pesos. Withdrawal, 4,000. Gucci handbag, 7,000. Gucci Infinite necklace, 9,599. Borges Restaurant, 3,648. Withdrawal, 5,000. Forever 21 dress, 1 Forever 21 high heels, Forever 21 nighties, 11,199. Withdrawal 2,000. Hilton Hotel, 6,000. Hindi makapaniwala si Maxine. Nanginginig ang buong kalamnan niya. Nang nagdaang Biyernes lang ang naging huling transaksyon. Hindi na niya namalayan yung pagtulo ng mga luha niya dahil sa mga nakikita niya. Hindi niya mapigilang mag-isip na nang pababae nga si Luis.